paganda ko ulit ito. At ito nga ka-prom deal, bumalik na yung dating maganda. So, hindi ko pa siya naayos dito at nakikita nyo naman yung mga white stones. Hindi pa siya pantay-pantay. Tapos ayun na, mayroon na akong nilagay dito yung apakan nito ka-prom deal. Ako lang gumawa nito. Magandang araw sa inyo mga ka-PromDay at welcome back sa Certified PromDay Channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na po kayo, lalo na yung mga plantita at plantito. At syempre sa mahilig sa mga travel, so ayun, mag-subscribe na po kayo mga ka-PromDay. So ngayon po mga ka-PromDay ay update ko po kayo sa aking garden at medyo nagiging busy na naman ako sa paghahalaman. At ayun nga halos yung kamay ko puro ano na o yung may mga... Ano tawag doon yung mga balat na natatanggal sa gilid ng koko. So masakit siya dahil wala naman akong guantes. Sira na kasi yung guantes ko. So ayun, kaya ayun, sabi ko saglit lang naman yung kaya lang pag napapasarap ako mag-ayos ng halaman kahit na mainit, kahit pawis na pawis ako, tuloy-tuloy pa rin yun. At ayun nga ka-prom day, inayos ko na yung halaman ko pero hindi pa lahat. Gusto ko maaliwalas para maganda tingnan at syempre gusto ko yung na-inspired kayo. Habang nanonood, parang inisip nyo, gagawin ko rin yung ginawa ni ka-PromDay para ganun din yung garden ko. So, ganun sana yung naisip ko palagi para at least nasasayahan kayo sa panonood ng aking video. Kaya lang, syempre, kung ano lang yung kaya ko, pagtsagaan nyo na. At syempre, yun lang talagang kaya ko, wala akong magagawa. At kung na-inspired kayo, thank you. At kung nasasayahan kayo sa aking mga pinapakitang garden, thank you. At ayun nga po mga ka-PromDay, ipapakita ko sa inyo yung nagawa ko dito sa aking garden. Talaga naman ano, para sa akin, parang bumabalik na yung dating ganda ng aking garden. Although talagang hindi ko pa nagagawa lahat kasi nga yun, ano, busy pa ako dito sa aking bahay. And nangangait na nga ako, sabi ng mga kapitbahay ko, nangangait na rin ako. Anipis na ng mukha ko at na ano, ano ba yung parang... Sobrang itim ko na. So siguro ganun talaga kasi mainit yung panahon ngayon at syempre yung dito rin sa pagpapagawa ng bahay, napapagod din ako kahit hindi naman ako gumagawa sa kakaisip. So yun, para malibang yung sarili ko, inaayos ko na yung garden ko pero pasensyahan nyo na ka-PromDay kasi hindi pa naman siya talaga ayos na ayos. Pero maganda na at makakakuha na kayong idea kahit papano. So ayun ka-PromDay, tara na at mamashare tayo sa aking garden at ayun, hope na magustuhan nyo at ayun, tara.
So ito na nga po Kaprom D, yung dati kong garden or yung backyard garden ko, medyo sumikip ng konti pero maganda naman siya at syempre patuloy ko siyang inaayos at iniisip ko kung anong discarte, anong klaseng pamamaraan para mapaganda ko ulit ito. At ito nga Kaprom D, bumalik na yung dating maganda. So hindi naman siya masyadong maganda pero kasi parang nagsisimula ulit ako kaya ang dating parang mga bagong halaman ulit. At yung mga ibang halaman hindi ko pa naalis dito at sobrang init. Kaya minsan natutuyo yung iba, hindi ko madiligan. Hindi ko na kasi malaman kung saan ko nilagay yung ibang halaman na madaling matuyo. At ayun, maganda naman yung pagkaano ko dito. Kakaano ko nga lang dito Kaprom D. Kakaayos ko nga lang dito. Dito naman sa ano na to, dati ano to, yung parang ilalim ng mangga na may mga bato-bato. So nilagyan ko ng mga gravita na maliliit. Ito naman gravita na ito kapag basa at nagiging kulay itim. So, perfect combination dito sa white stones ko. So, medyo parang dumami yung white stones ko Kaprom D kasi lumiit yung ano ko, garden dito sa likod. Pero ang ganda niyang tingnan Kaprom D. Hindi pa yan masyadong naayos at marami pa kong pwedeng gawin dito. So, samantalang yung naman ng ano ko, bahay ko, hinahantay ko pa rin yung pinto na pinagawa ko. Wala pa siya. Siguro mga first week ng May, darating na yung pinto na pinagawa ko sa aking bahay. Kaya hindi ako makaalis dahil wala pang pinto yung bahay ko. So, palagi akong nandito. So, dito po Kaprom D, yung ito naman yung aking lemon lime na ang tawag dito. Lagi ko itong nakakalimutan. Basta rubber plant. Lemon lime na rubber plant. May pumunta dito yung friend ko ng taga Eriga. Sabi niya, langka na barigited. Sabi ko, hindi. Lemon lime siya. Nakalimutan ko na rubber plant siya. Binigyan ko siya ng isang paso na ganito kasi nga pinuputol ko dahil ayaw ko nang tumaas dahil lumalaki ito Kaprom D kasi parang nagiging balite. Pero pag tumaas ito, maganda ito dito sa likod kasi malilim. Kaya lang makukubkuban niyo yung loob ng bahay ko dito, yung kitchen, baka dumilim. So, ayun, marami pa akong halaman dito na hindi naaayos. Marami pa akong hindi na re-repot. So yung mga mayana ko nga natuyo na dahil napabayaan ko na dahil nakatago dyan sa gilid. Sabi ko itatago ko para hindi masyadong mainitan. So ayun Kaprom D, hindi ko na malayan na tuyo na pala yung mga mayana. So, pag 1 o'clock na hanggang maghapon yung klima dito, parang ang sarap ng pakiramdam dito. So yan yung mga kahoy na ano, yung nasa pakikita nyo, parang maraming ayun o mga kahoy yan na ginamit ko dito sa paggawa ng bahay. So hindi ko pa siya naayos, hindi ko kasi alam kung saan ko ilalagay, but sabi ko ilalagay ko doon sa likod ng bahay ko. So punta tayo dito Kaprom D, andito yung mga halaman ko na mga binibili-bili ko para madagdagan yung halaman ko. Yung ano ko, hybrid na Prince of Orange or something ganon. Ayan, hinahayaan ko na lang siya kasi mainit. Sabi ko, bahala na sila kung mamatay sila dyan. But minsan, ano, pinupuntahan ko rin sila dito, dinidiligan ko naman. Kaya lang sabi ko, baka mamatay na dahil sobrang init ngayon. Yung ano ko nga, yung red cherry ko, hindi ko na makita kung nasaan na siya. Ito yung red cherry. Ayun, maganda pa rin siya, mataba. So, hindi siya kailangan alagaan Kaprom D. Katulad nito, hindi ko naman siya inaalagaan eh. Hinayaan ko na nga lang dahil busy ako. But yung red cherry na isa, parang mahirap siyang alagaan. Ayan, nagiging parang orange. Ito naman, binigay ito ng kapitbahay ko, si Mami Elsie. Yung kapitbahay ko lang dito, yung dating binag ko na yung kanyang garden. So, binigay niya ito sa akin at nilagay ko lang dito sa likod ng bahay. At ayan, nabuhay. Hindi ko naman siya inilagaan. Ganun lang pala yun. At pag pinabayaan mo, gumaganda. Yung mga kalatiya ko nandito, dahil yun nga, wala akong malagyan dun sa bahay. Pero may piniprepare na akong lalagyan niya para sa kanila, yung mga philodendron na yun. Yung mga ano ko naman dito, begonias. Ayun, hinayaan ko na lang dito. Pero nakalagay pa rin sa ano, maayos na lalagyan. Kasi
nasa ano naman ito, parang ilalim ng bangga, hindi masyadong nainitan. So, yung Gloriosum ko, lumaki na dati. Inano ko lang to, binili ko sa ano doon sa Consusep na napakaliit. So, pinapili naman ako kung anong gusto kong Gloriosum, yung malaki ba or yung maliit. Siyempre, yung pinili ko yung maliit kasi pag malaki, madaling malanta, lalo pag binabiyahe ko pa. Then, yung cookies and cream na Daypen cookies and cream, binili ko kay Carol, yung kapitbahay ko na plantita. At ayun, tapos yung Jacina, ayun, meron din ako nito. Yung print ko meron ganito, pero kulay neon yung nasa kanya. So ayun, dito sa ano ko, sa likod ng bahay. Hindi ko pa siya masyadong naayos ka, pero hindi, marami pa kung pwedeng ayusin or dapat gawin dito para maging maganda. At ayun nga, paunti-unti ko lang siyang ginagawa kasi para hindi ako mahirapan at para hindi ako masyadong pawisan. Kasi pag pinapawisan ako yung ano ko, hika, umaano, bumabalik at inubo akong magdamag. Pag, lalo pag nga madaling araw. So ayun, yung kruto na ito nasa paso ito dati. Ginawa ko, dinerek soil ko na lang para hindi ko siya diligan ng diligan kasi ang dami niyang sanga. Pag hindi ko siya dinerek soil, mamamatay siya kasi palagi siyang ano, nalalanta dahil wala siyang na-absorb na tubig sa paso or doon sa black pot na ano nilalagay ko dahil tuyong-tuyo nga ngayon ang panahon, mainit na mainit. So dito naman kaprom di parang ito, hindi ko pa na gagawa ito. Yung mga mayana ko, natutuyo na nga. Gusto ko siyang agapan. May itanim ko kaagad. Kaya lang ngayon, sobrang init. Hindi ko siya maasikaso. Tumatago rin ako sa init kasi nga, yun, delikado pag mainit. Mamaya maano ako dito, ma-stroke ako dito. Medyo nagkakaedad na rin ako kaprom di. Delikado sa init. At syempre yung ano ko, applicant talisa, inilagay ko dito sa gitna ng copper plant. Yung ano ko dito, anong tawag doon? Silver button, tinanggal ko. Pinutol ko yung puno niya kasi hindi naman siya gumaganda. Almost ilang taon na ba yun? 2 years na? 3 years? Tapos hindi naman siya gumaganda. Tumaas pero ang payat-payat. So ayan, pinutol ko at ipinalit ko yung applicant talisay. Pero hindi ko siya tinatanggal sa paso. Bahala na siya kung mag-ugat siya ng madami. Basta andyan lang siya sa, ano, sa paso. So ayan, libre siya, mabuhay dyan. At syempre dinidiligan ko pa rin siya. Yung iba natutuyo na, yun, natutuyo na yung iba dahil nga ano, sa sobrang init. Tapos ito ka from the yung bagong pader na nilagay ko dito. So ayun, tinataniman ko ng mga tea plant. Hindi ko pa siya naayos, pati yung foxtail na ano or monkey tail na halaman, tinumba ng mga gumagawa. Sabi ko wag na lang nilang alisin at ibabalik ko na lang din para at least kahit papaano andiyan pa rin siya. So ayun, hindi pa ako tapos maglinis dito. Ayan, nakakabighani ulit ang aking garden dito kahit hindi pa masyadong naaayos. At ito nga, hindi ko pa ito nagupitan. Yung dito, hindi ko pa naayos yung halaman doon at kailangan magtanim pa ako doon para gumanda ulit at kumapal yung halaman dito. Gusto ko pabilog siya. Gusto kong pabilog dito kasi nga, yun, inano ko yung ano dito. Kung napapansin nyo yung white stones, umabot na dun sa ano, sa dulo. Kasi yung mga white stones dito na sa malaking ano, yung malapad na ginawa kong ground na ano, or floor na white stones, yun, ginawa ko dito. Ayun, gumanda nga siya. At syempre, lalo siya pang gaganda kapag inayos ko pa to at tanim ko na ng ano, na-i-arrange ko na yung mga mayana dito para maano, gumanda na ulit. So ayun. Konting ano na lang, mababalik ko na siya sa dati. So ayun, ikot ulit tayo dito sa aking parang ano, parang anong tawag dito? Parang secret garden. So actually, hindi na siya secret kasi pinutol ko yung mga ano dito, mga halaman kasi gusto ko nga palawakin yung halaman ko o yung garden ko. Kaya lang ano, ginagawa nilang daanan papunta sa yun, sa bahay ng sister ko doon sa likod.
So, anyway, yung mga halaman ko naman dyan, pinutol ko lang naman. So, ano siya, dumami nga yung isang ha. So, ayun, tuloy-tuloy pa rin siyang mabubuhay kahit na hindi ko na siya, ano yun, palakhin ulit. So, yung mga halaman naman doon, ayun, ang dami niya isang nga ngayon. Pag nabuhay siya, mas maganda. Ayun, pag tuloy-tuloy. So, ayan yung, ano, kinakainis ko dito kasi kahit maano, ayan, pupunta yung mga aso pag tinatalian, pag pinakawal ni Richo dito at dito na magdudumi sa, ano ko, sa garden. So, ako yung taga-alis ng kanilang mga dumi. So, ito yung garden ko dito sa backyard garden. Ayan. Ito naman kapromli yung ano ko dito sa front yard. Hindi ko pa naayos kasi iniisip ko yung gusto ko yung magandang halaman, yung mga Eugenia plants. Gusto ko yung ilagay dito kasi para gusto ko may ginugupit ako pag malaki na, para at least napifeel ko na inaalagaan ko sila. Kaya yung ganyan, hindi pa siya na masyadong naka-arrange kasi pinag-iisipan ko kung anong mga halaman ang ilalagay ko dito. At yun nga, may mga ano na, may yung mga picara plant na mga nasa paso. Isang puno lang yan at kinuha ko lang yung sanga at ayun, pinarami ko ng pinarami. Ayun, mga picara plants ko. So, hindi ko pa siya naayos dito at nakikita nyo naman yung mga white stones. Hindi pa siya pantay-pantay. At marami pang bakant na nakikita yung soil. So, kasi naman yung ano dito kasi minsan yung ibang part nito ay makapal. So, yan yung ano ko dito kapromdi garden sa front yard. Maganda siya kasi maaliwalas at lumaki. Lumawak yung ano niya, floor. Tapos, ayun na, mayroon na akong nilagay dito. Yung apakan nito kapromdi. Ako lang gumawa nito. Mayroon silang tinimpla na ano, siminto na may mga buhangin, ang dami, kaya para hindi tumigas. Nakita ko kasi ginawa kong yun, hindi ko alam kung anong tawag dito, yung mga bar na ano, basta bar, something ganun. So ayun na, gusto ko dito sa lalagay ko dito yung sana yung ginugupitan na binibilog dito. So hindi ko alam kung anong ilalagay ko dito kasi yung gusto kong halaman sana dito para magandang tingnan. Then ayun. So, ay nakikita nyo kapromdi yung bintana ng aking bahay. At ang sarap pagmasdan na yung pinagpaguran ko, ito na. Siyempre, dahil sa tulong nyo. So, ayan yung bahay ko. Meron na siyang mga bougainvillea sa taas. Hindi siya namumulaklak, kaya nilagay ko na dyan para, sabi ko, mainitan. Kasi gusto na mga bougainvillea mainit. Para, tapos, ayan, namumulaklak sila kapag naarawan, lalo't pa ano siya, parang natutuyo-tuyo sa sobrang init. So ayun, as usual, hindi ko pa rin siya naayos dito. Katulad ng sinabi ko, pinag-isipan ko kung anong mga halaman ang ilalagay ko dito, kung anong klaseng ayos ang ilalagay ko dito. Pero yun nga, naisip ko yung Eugenia plant. Then ano pa ba, basta something na gusto ko yung may ano, tinitrim siya para meron akong ginagawa. Kasi pag ano na, wala na akong gagawin, yun na lang yun, tinitingnan ko lang. So gusto ko may inaayos ako. So ayun, ang halaman ko dito sa front yard, hindi pa naayos at yung mga bato na yan, you know, kakalat ko lang dito kanina. And marami pang gagawin, yung mga bato, tambak-tambak pa dito. So ayun, mayroon na akong gate ka from the. So ayun, may gate na ako dito. So kasi naman yung ano dito, pag pumunta yung kaibigan ko dito, kung may sasakyan siya, pwede na siyang mag-park dito sa loob ng ano ko, na compound, sa garage. So ayan, kasyang-kasya naman siguro yung ano dito, van or kotse. So meron din siyang pang ano sa tao, gate para sa tao. Ayan. So hindi ko pa naayos yung ano, yung pinaka garden ko dito. Tapos dito ka-promly kasi kulang pa yung ano,
gusto ko sanang lagyan ng halaman dito sa gilid ng ano, yung apakan na ito papunta sa loob. Ayun, yung dito hindi ko pa naayos din. At yung halaman dito, dahil may garahe, tatanggalin ko yung mga halaman dito at ililipat ko dito sa taas. Dito sa banda sa may ano, yan, para builo dito. Kasi ganun din naman, pag may dumadaan, minsan hinahatak yung halaman. Minsan nga namamatay yung ano, yung sanga niya. Then, ayun, natutuyo. So, masyadong napabayaan dahil, yun nga, busy ako dito sa pag, ano, ng bahay. So, ayun po mga kaprom, di nakita nyo po yung aking garden dito sa backyard, saka sa front yard. So, talagang ginagawa ko pa lang. At syempre gusto ko siya maging maganda ulit katulad nung dating mga ginagawa ko nung mga unang panahon, yung mga during pandemic time. Kaya yun na, syempre gusto ko iba naman, hindi naman katulad nung dating yung garden ko na pandemic time. Pero syempre, ano pa rin medyo yung dating niya, parang ganun. Kasi nga, yun, may mga white stones, yung style niya parang ganun din. Pero yung mga halaman, syempre, naiba na. Marami na akong ibang halaman katulad nung
hindi katulad nung dati na ilan lang yung halaman ko, yung mayana lang yung halaman ko. Tapos sa ano pa ba yung halaman ko dati? Something mayana. Ganun lang. Kasi doon ako nagsimula sa mayana. So, ayun po mga kaprumdi, marami pong salamat sa inyong panunod at kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong posts na videos. Marami pong salamat at Diyos mabalos and muchas gracias.